around 6 words na galing sa puso ko. Hindi ko makakalimutan yon. Lord, hindi ko na po kaya. Lumaki ako sa mga Catholic schools, elementary ko, Catholic, high school ko, Catholic din, yung college, wala kaming religion. And I think that was my first time I prayed coming from the heart. Hindi yung mga memorized prayer. Hindi naman ako agad-agad na answered prayer, but a few months after that prayer coming from my heart, in front of the Sacred Heart of Jesus, ginising lang ang tatay ko, sabi ng tatay ko, anak, sumama ka. Sabi ko, saan? Sabi niya, sa LSS. Eh, hindi ko naman alam kung ano yung LSS during that time. Sabi ko, ayoko, sumama ka. Ayoko, sumama ka. Pag yung mata ng tatay ko lumaki, kinakailangan sumunod na ako. Ewan ko kung bakit sa panahon natin ngayon, luwa na ang mata ng mga magulang, hindi pa rin sumusunod yung mga anak. Hindi naman yung mga anak ko. Ah, hindi naman yung anak natin. No? Pray over ko kasi. No? Masunuri yung mga anak namin. And sumama ako sa tatay ko. Eh, hindi ko akalain pagdating doon sa LSS, may sayaw, may taasan ng kamay. Pero alam niyo po, nagpapasalamat ako sa Panginoon na ginamit na instrumento ang tatay ko at pinilit akong mag-LSS. And that's why siguro tayo pong mga parents, let us also exercise our authority. Especially our spiritual authority over our children. Pray over them. Pag may problema, hindi yung lagi sinesermonan, pinagagalitan, pero idaan natin sa panalangin. At sumama nga ako sa LSS, and I will never forget that LSS. Kasi in the baptism of the Holy Spirit, hindi pa ako nalay hands, bumagsak na ako sa akin upuan. Katabi ko, facilitator. Pagbagsak ko, nangisay ako na parang isda. Tapos hindi ko na mapigil yung dila ako na nagtatangs ako. Parang feeling ko ang dami mga bad spirits na nagsilabasan sa akin. Tapos nung tumayo na ako, something in me was very beautiful. Ang sarap ng pakiramdam ko. And there and then, after 1 week, I immediately went to a general confession. Yung general confession po, ito yung sasabihin mo lahat ng naaalala mong kasalanan kahit na ikumpisal mo na. Simula ng pagkabata hanggang sa pagkatanda. Naalala ko nga po yung pare habang nagje-general confession ako, face to face kasi, ganun siya eh. Sumakit yata ulo niya sa akin. No? So dami na kasalanan. So, dahil malala. No? Eh. And ang sarap ulit ang pakiramdam ko after the general confession. And that's the start of my charismatic life. I attended the Love Flock. I became a facilitator and a core group member. That's February of 1993, 1920, and 21. And here I am trying my best with my wife na nakilala ko rin po sa Love Flock. And i-share niya mamaya, ano. And with my wife na I'm trying my best to serve the Lord. And alam niyo po, ang sarap maglingkod sa ating Panginoon Diyos kasi ano eh, yun matutulog ka sa gabi, yun masasabi mo sa sarili mo, meron tayong nagawang mabuting bagay para sa ating Panginoon. That feeling, that sense of feeling na meron kang fulfillment, you did something worthwhile for the Lord, not for the world. Kasi minsan, nakafocus tayo sa mundo eh. Parang ganun ako dati. Gusto ko maging isang sikat na pusher. No, ang labo naman nun, pusher. Sikat na pusher. O yun, kumikita na pusher. Ganun po yung nasa isip ko dati. Pagkaroon ng isang prostitution din. Ang gulo ng isip ko during that time. Pero ngayon, it's focused on the Lord. And here I am once again, sharing my life. And hopefully, for the parents who are listening na meron mga anak or kakilala, na naliligaw ng landas. Pagdasal natin yung mga yun because nothing is impossible with God through prayer. At buti na lang nahuli ako during that time, no? Eh kung ako nahuli during the last administration, malamang nagdyaryo din ako pero hindi ganun ang itsura ko. Nanlaban. Natokhan ako. Huwag tularan, nanlaban. No, mahal talaga ako ng ating Panginoon. Amen. Diyos. Sister Jean? Yeah, maraming salamat. To God be the glory. Amen. So once again, maraming salamat din po kay Brother Vic and Sister Emma and Be Inspired Love Flock Cebu for inviting us here. Once again, ako po si Brother Francis. Ako po si Sister Jean ng Love Flock Main Music Ministry. God bless. God bless po sa ating lahat. Thank you po. Salamat.